Hi mga kaparapan, welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys ay Sunday ngayon. Dapat ngayon tayo ay rest day tayo ng Sunday. Dahil dito sa amin, lockdown pagka Sunday. At dahil may meron ditong nagpagawa sa akin na station ng tubig, mga kargahan, kailangan magawa yung kanyang service na panghanap buhay. Ang gagawin natin ay cylinder head. Kasi kahit bagong palit na ng mga gasket, bagong palitan ng gasket o, lagi pa rin tumutulo. Alam nyo ba kung bakit lagi tumutulo ito? Kasi pinamachine shop yung mga bolt ng exhaust, lumampas ang pagkakabarena. Kaya ang gagawin natin, papalitan na natin ng bago. Kaya guys, samahan nyo ako, papalitan natin ng pang-Rusi 125 na cylinder head. Yun ang gagawin natin dito. So guys, kahit bagong palit na rin yung pinion gear, mga pushrod, maingay pa rin. At alamin natin kung pag napalitan natin ang cylinder head. Kaya tara guys, panoodin nyo na lang. And guys, tatanggalin natin yung mga bolt ng tornilyo ng exhaust. And tatanggalin natin yung mga bracket. Nagamit tayo doon ng 12mm socket. Nakikita dyan. Meron isa yun na nagbakay. Puro sa 4 wheels naman yung kanya. Alasin ang bolt ng cylinder head, 10mm socket. And guys, oh, oversized na yung mga bolt niya. Kaya gagawin natin yung standard na yan. Oversized na. Ito, medyo straight na. Tanggalin ang dalawang pushrod. Alasin ang apat na bolt ng cylinder head gamit ang 12mm socket. Kailangan lagi may washer dun sa oil pump. Dito, mawala na yung mga washer. Ito, mawala na itong mga washer na to dito. Okay lang. Pero yung sa oil pump, di pwedeng mawala yung washer. Tama. Nakakusok na rin niya. Muna hindi pa. Hindi na rin.
Papaliwanag ko nga pala po sa mga nagtatanong kung bakit maingay pa rin yung mga timing gear, cam gear, bagong palit na, cam follower, bagong palit. Kung sakali pong umaalog ito, ang nagiging sanhi po niyan minsan, kahit original po yung ating o-ring, tumutulo pa rin. Ang lagi niyong titingnan dyan ay ito guys, yung butas. Minsan ito, pag ito luwag na yon, kailangan na natin itong ipamasin shop. Kasi yung shafting na to, pagka talagang luwag na yan, aalog at aalog itong ating cam gear. Yan guys, gaganyan ninyo. Pero ito, wala pa itong kakalog-kalog. Kaya maganda yung andar nito. Kaya yan guys, yan yung tip na ibibigay ko sa inyo. Hindi po ako guys nagdadamot sa kalaman. Hindi po sa sinabi dun sa Palapan Movers na bakit daw hindi sila natututo. Bakit hindi daw nakuya yung aking mga ginagawa. Kaya yung guys yung sinasabi ko sa inyo. Yan guys, napaliwanag ko na sa inyo yung tungkol sa cam gear. Yun doon sa shafting ng cam gear. Kung bakit tumutulo pa rin. Kasi may nagpaus sa akin sa Palapan Movers. Bakit daw hindi ko napapakita yung pamamaraan sa TMX-155? Nasa atin po yun kung tayo gustong matuto. Lahat po ng mga tips, pinapakita ko po sa inyo guys. Minsan po kasi nasa pyesa yun, kaya hindi nyo po mapatino ang inyong 155. Kagaya po ng mga timing gear, kailangan po ang timing gear ay magagandang klase. Kahit po siya replacement, kailangan nasa brand din po yan. Kagaya na lang po ng mga cam follower. Kailangan po ang cam follower natin ay subok na po natin yung brand. Kaya join na po kayo sa Palapan Movers Facebook. Yan guys, parehong pareho ang cylinder head ng 125 na Rusi at TMX-155. Yan guys, oh, iisang isa lang. Magmastan nyo guys. Yan. At papaltan din natin ng bagong. Bago na rin guys yan. Kasi nga, dala ng cylinder head to. Yan guys, katulad to sa Alpha, pwede rin. Sasalpak lang natin guys. Abangan nyo na lang po yung ating bagong video dito guys. Meron po akong ginawang video. Nakalay na pa po yun. Tungkol po dun sa cam gear dito sa Magneto All Seal. Papakita ko po sa inyo yung pamamaraan para mawala yung tulo ng inyong motor. Kasi nga meron pong nag-request bakit hindi po nawawala yung tulo sa Magneto. Dito sa part po ng cam gear. Yung may shafting po ng cam gear. Kung bakit daw po umiibo yung shafting sa cam gear. Abangan nyo po yun. Ito naman guys, paano ba nalalaman kung 125 or 155? And guys, magkaiba ang push rod ng 125 at 155. Pagmastan nyo guys. Magkaiba ng haba ang 125 at 155. Yan. Kung sakali po ang inyong motor ay TMX-125 CDI na kagaya ng makina nitong 155 at pinaltan nyo po ng bagong piston na pang 155, hindi pa rin po yung tinatawag na 155cc. Alam nyo ba kung bakit guys? Lalakas lang yun. Pero, hindi siya magiging 155 pa rin ang andar. Or yung stroke. Kasi ang tinatawag pong 155 ay yung stroke niya guys. Paghaba po ng ating segunyal at paghaba ng piston. Doon po nalalaman ng stroke ng motor. Yun guys. Kaya tinatawag po yung 125cc pa rin. Lumaki lang siya ng konti. Yun guys. Kaya kung meron po kayong Rusi 125, gusto nyong i-upgrade ng 150, wala na kayong babaguhin sa makina. Kundi black lang at cylinder head para maging 150. Pero kung gusto nyo maging 175cc, maghahanap po kayo ng crankshaft at push rod at black. Pero yung head, magkatulad lang sila ng Rusi 150 at Rusi 175, yung kanyang cylinder head. Tandaan nyo guys yan.
yung cylinder head ng Rusi 175 at cylinder head ng 150cc ay magkatulad na. Ewan ka muna. Diyan guys, nakakabit na lahat. Shoutout nga pala kay Eugene Hernandez. Inaabangan niya po itong video nito. Diyan guys, kumandang na. Yan naman, napakaganda po. Ayan, upos niya dyan. Dahil sa langis, pero mawawala niya. Yan, tapos na rin tayo. Tayo uuwi na. Testingin muna ni boss kung ayos yung ating ginawa. Yan, okay na. Nandito lang tayo guys. Masarap din natutunan kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. God bless.